magandang araw sa inyong lahat. So guys, nandito ang inyong lingkod o si Sarah dahil meron tayong uusisain. Alam niyo itong nagtitrending away-away ng ating isa sa mga vlogger, no? Manager ni Herlene Budol. Yan ang ating pag-uusapan dahil ngayon nagtitrending na may isang vlogger na nagsabi na daw, no? Hindi natin confirm na ito'y katotohanan, no? Kasi ito talaga, nagsalita lang naman yung isang vlogger na si Wilver Tolentino ay isa daw leader, ha? Leader ng pinakamalaking scam. Bakit daw nagkakaroon siya ng simula daw ng pandemya, siya lang daw hindi nawawala ng pera at ganun nga, 'di ba? Natatandaan niyo noon yung pandemya, 'di ba? At si Madam Inots, 'di ba, na nabigyan niya ng ganito ganyan, ng mga blessing. So, maraming nagtaka na sa panahon na 'yon madaming nagigipit that time, kapit sa patalim. At dahil nga 'yun sa nagtataka daw yung marami na bakit nagkamaluwag ang pera, no? Bigabi. Kahit ano, pwede siya maglabas ng million-million or daan-daan sa mga ano, sa mga influencer, yun ang sabi. So, gaano nga ba't katotoo ito na si Wilver Tolentino, na manager ni Herlene Budol, no? Herlene Budol, na nagbigay din ng bahay kay Herlene Budol para lang mapasang-ayon na sumali sa Binibining Pilipinas. Remember, siguro naman alam niyo, no? So yun nga, nabinigyan ng bahay si Herlene Budol ni Wilver Tolentino, na ngayon ay manager niya, na isang lupa't bahay, no? Ganun kadali, ganun kasimple lang. So yun ang question, bakit nga ba daw maluwag na maluwag daw si Wilver Tolentino maglabas ng pera? Saan ba daw nang gagaling to? Ano ba daw talaga hanap buhay niya? Ganun. So yun ang question, no? Na posible daw na isa daw siyang leader ng mga scammers. Gano'ng katotoo ito? Nakakaloka naman, no? Pero wala po tayong sapat na ano. Ito'y narinig lang naman natin sa mga vlogger na nagkukwento na si Wilver Tolentino nga daw po ay yun nga daw po. So, hindi natin pa makompare dahil yun na yung napanood lang natin. Gano'ng katotoo yun? Kasi meron naman sinasabi niya na meron daw siyang ebidensya, ganito, ganyan. So, gano katotoo? Diyos ko, nakakaano naman kay Mr. Wilver Tolentino, isa sa mga vlogger natin na hinahangaan, no, guys? So, wala po tayong sapat na ebidensya, which is narinig lang po natin, pero wala po tayong, sabi nung nagsalita, meron daw siyang ebidensya. So, tayo wala. So, mahirap po mag-confirm at mahirap po paniwalaan yun hanggat wala po tayong pinangawakang ebidensya. So, sa mga nanonood po dyan, sa mga followers ni Herlene Budol, ni Madam Inots, so, at saka, yun nga po, ang kanilang manager na si Wilver Tolentino ay medyo sinisira nga po, no, ng hindi natin alam kung sinong sumisira, alam nyo na kung sinong kalaban niya, si Sain ba yun, na may influensya rin sa mga social media, sa mga vlogger, no? At naglalaban-laban sila, trending, at nag-aaway po sila. So, naglalabasa po sila ng baho sa isa't isa. So, hindi natin alam kung anong katotohanan sa mga lihim nila. Wala po tayo itong kinalaman. Ito yung napag-uusapan lang. Gawa nga po na trending sila, pinag-uusapan din sa social media. At isa naman po akong vlogger. At siyempre, makikisaw-saw tayo ng mga ganyang usapin. Alam nyo naman sa mga vlogger, lalo-lalo na sa aking content, no? Sa aking pangalan na channel na Usisera. So, uusisain po natin yan. Aalamin po natin yan kung talagang may katotohanan nga po ba itong lumalabas na chismis na ito, na si Wilbert nga po daw ay isang leader ng sindikatong scam. O, di ba, naloka kayo? Tumbling tuloy ako. Pati ako tumumbling dahil hindi ako makapaniwala. Dahil sa bait ni Mr. Wilver Tolentino, to, maraming nag-ano, no, na ganito, ganyan, na yung nga, natulungan niya si Madam Inots, natulungan niya si Herlene Budol, di ba? So, yung mga ganun, maganda yung image niya. Yung image niya as a influencer or as a tawag dito na tumutulong sa mga influencer o sa mga tawag dito mga may mga vlogger na katulad ko rin. Sana matulungan din ako, no? Pero gayunpaman, hindi pa po tayo confirm kung may katotohanan po itong chismis na ito kay Mr. Wilver Tolentino. At yan po ang ating aalamin, no? At meron tayong ipapakita at ito short lang naman.
So yan nga po no, ating pagpapatuloy ang ating naputo na usapan dahil nga po napakahirap din mag-recording. But anyway, so ito na nga po yung pag-uusapan natin na alamin po natin. Ano nga ba ang katotohanan kay Mr. Wilbert Tolentino na manager ni Harlan Budol no, at ni Madam Inots? No? At maraming nagtataka din kahit naman na, kung nga naman din, no, may ako hindi ako nagda-doubt ha, pero base sa aking observasyon, so ayok maniwala na gano'n si Mr. Wilbert Tolentino. Alam ko mabubuting tao siya, pero dahil nga siguro maraming bumabato pag gano'ng tao, di ba, mag-iniintriga, mga gano'n. So yun po eh, pero pasasambat na kung ano man yung katotohanan kay Mr. Wilbert Tolentino, kung totoo nga po na siya ay leader ng isang scam syndicate, so yun nga po ang nakakabahala. At ano nga po kaya magiging response niya rito sa ito yung naglumalabas na trending na usapin na isa siyang leader scam ng isang sindikato. No? No, ayun po ang nakakabahala kasi talagang kahit naman ako nagulat eh. Nagulat ako dahil, no, ganun pala yun si Mr. Wilbert Tolentino. Kaya pala easy money lang siya magpalabas ng ganun, ganun, ganun. Pero nakakaduda, pero basta hanggat di po natin nakuha yung ebidensya at wala po tayong pinanghawakan, so hindi po tayo basta-basta maniniwala. Pero kayo na po mga taong bayan ang mag-judge. So ako hindi nag-judge, hindi ko sinasabi na ganun talaga si Mr. Wilbert Tolentino, no? At wala tayong sinasabi. Ito'y base lang sa narinig natin na chismis or rumors na kung meron man silang ebidensya, ilabas nila at siguro kung mauuwi ito sa demandahan. Tingin ko lang ha, mauuwi ito sa demandahan kasi mabigat ang paratang na ginawa nila kay Mr. Wilbert Tolentino. No? Mabigat yon, ang bigat ng ano na yun. Pag, kung yun man ay tawag dito, ang laking sa, ano yun, kaso yun, di ba? Kung wala katotohanan. Ngayon, siguro yung nagsalita na yun, meron siyang pinanghahawakan. So hindi natin alam, so bahala na sila magdemandahan. Tayo nakisausaw lang sa pag-uusapan, pero wala po tayong pinapanigan dito. Hindi natin pinapanigan yung nagkakalat ng chismes about sa ano kay Mr. Wilbert Tolentino, pero at wala po tayong papanigan. Ano lang po tayo, pantay lang po tayo na pag-uusapan lang to at taong bayan ang magsasabi dahil base sa kanilang pakiramdam, base sa kanilang obserbasyon, sila mismo ang magsasabi kung ano ang katotohanan. At saka yung korte, 'di ba? Pag nagkadimandahan na 'yan, korte lang naman ang magsasabi o nang eto, ganito, ganyan. So sino po ang mapaparusahan? Tingin ko malaking demandahan ito ha. Pag hindi ito naayos tong gulo na ito, itong trending na pinag-uusapan about kay Mr. Wilbert Tolentino, napaka-trending, Diyos ko, no? Alam niyo sa totoo lang, nakakaingit itong mga influencer na ito, itong mga vlogger na ito. Mayaman na sila, million-million na yung kinikita nila. Diyos ko, mas lalo silang yung mayaman dahil nagtitrending po yung mga video nila. Sana naman mag-trending dito yung video ko. At parang awa niyo na para kumita naman kahit konti, wala pa talaga akong kita. Promise, sana may makarinig o makapanood ng aking video. Ang pagiging usisera ko at sana nga po ay mag-click itong aking channel at aking mga video. At huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, comment, subscribe sa aking YouTube channel para at least updated kayo sa lahat ng pang-uusisa na gagawin natin. Hindi lang po sila Ate Christy Permin ang mga mausisa, ako rin po. Kaya huwag niyo pong kalimutan lagi ang mag-follow o mag-subscribe sa akin channel para pag-uusapan po natin mga chismis na yan about sa showbiz at saka sa social media. Marami pa po tayong pag-uusapan at sa susunod po nating tawag dito pagbablog, no guys, mayroon tayong, ito nga po, i-reveal na po natin at ating obserbahan kung may katotohanan nga po itong sinasabi about kay Mr. Wilbert Tolentino, a manager ni Madam Inots at saka ni Harlan Budol. At nakakaloka ang pasabog na ito, no, ng mga vlogger. Alamin po natin yan at uusisain dito lang sa aking channel. Kaya antabay lang po kayo dito sa aking gagawin pag-uusisa at alamin po natin yan. Pero may papakita po tayo sa dito na pahapyaw lang naman. So kayo na pong bahala kung kayo maniniwala o hindi. Okay guys? So hanggang sa susunod ulit guys, no? At don't forget to like, share, comment, subscribe, no? At paki-follow na rin. Okay guys, maraming salamat at God bless you. Thank you. Intenso po sa first is Tommy Wilbert.
Nagulat daw siya nang malaman niya ang tungkol dito. Pero nagpasya siyang itago ito sa oras na yun at baka magamit niya in future. Tinanong pa ni Sian kung paano na kayang magbayad ni Wilbert ng malaking halaga ng pera kada content sa mga influencer ng social media. Nagtanong din siya tungkol sa pinagmumula ng kita ni Wilbert, pati na rin ang kita mula sa mga negosyo ni Wilbert. Pagkatapos ay sinabi niya na ang dahilan kung bakit kayang bayaran ni Wilbert ang malaking halaga ng pera sa mga influencer ng social media ay dahil siya ang humanoy mastermind ng isang online scam syndicate. This guy, sa nagpapraling businessman, at nagpapayad ng malaking pera sa mga influencers. This guy, ayon kay Sian Gaza. Anong masasabi mo sa balitang ito?